Magandang araw po sa inyong lahat. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinagagalak ko po ang pagiging magsasaka dahil kung wala pong magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinagagalak ko rin po yung pagiging reporter dahil bahagi po ako ng mga mamahayag na nagbibigay po ng tamang impormasyon, makabuluang balita sa ating mga kababayan. Lalo na po ngayon, panahon ng crisis na ating kinakarap, sinisigurado po namin, sinisigurado ko po na yung aking mga sinusulat ay beripikado at hindi po fake news. Ano? Meron po akong source na kinukuha na ng balitang yan, may nagsasalita, kaya ko po, yun po ang aking sinusulat. Okay? Anyway po, may sasagutin lang po ko sa aking sa mga queries ano sa aking Facebook ano. Bakit daw po ako namimigay ano? Nito pong mga nakalipas na araw ay namigay po tayo ng soya milk sa mga frontliners ano. Namigay po tayo ng bigas sa ating mga kabarangay, tinapay, mga itlog at alcohol ano. Marami na po tayong napuntang lugar sa Quezon City. Meron na po sa Pasig, meron po dyan na sa Maynila, Pasay, Pampanga at kahapon po ay sa Cavite, General Trias, Cavite. Ang intention ko po dyan ay nais ko lang pong i-share yung blessing po na ibinigay ng ating Panginoon. At gusto ko pong ipakita na kahit na tayo'y nasa middle class lang, ay pwede tayong tumulong sa ating mga kababayan. Hindi po kaya ng gobyerno ang ating pamahalaan na tulungan lahat ng mga nangangailangan. Tayo po bilang isang mamamayan ay pwede po tayong mag-share ng anuman pong meron tayo sa mga less fortunate nating mga kababayan. Wala pong interes, wala pong inaasahan, nakapalit, kusang loob, taos puso ang pagbibigay pong yan. Ano? At wala pong iniintay na boto sa mga darating na mga araw. Wala pong interes ang magsasakang reporter na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Marami pong nagtatanong bakit kaya raw po ako nagbibigay ay meron akong tinitingnan sa mga susunod na mga araw. Akala po nila ikakandidato po ako. Hindi po. Kung mapapansin po ninyo, iba-ibang lugar din po yung aking pinupuntaan. Wala pong, hindi ko po kailangan ng boto dahil hindi po ako kakandidato ng anumang posisyon sa gobyerno. Ulitin ko po, nais ko lang pong i-share yung blessing na ibinigay ng Panginoon, ipinagkatiwala ng Panginoon. Hindi po atin yan. Yung buhay nga po natin na hindi atin yan. Hiram na buhay lang po yan. So yung mga blessing na yan, pansamantala lang pong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nais ko lang pong i-share. Ano? So sana po nasagot ko yung mga nagtatanong sa akin kung bakit daw po ako namibigay. So sa ngayon po, at ang isa pa pong intention ko, ay nang sa ganun ay gayahin din po ng iba nating mga kababayan na may kaya, ano, yung may kaya sa buhay na pwedeng tumulong sa mga less fortunate nating mga kababayan. Sa panahon pong ito ay dapat po ay bayanihan, nanawagan na po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat po ay bayanihan tayo, tulungan, ano, sa panahon ng crisis doon yung po makikita yung Pinoy na talagang handang tumulong, ano. Marami pong nagme-message sa akin, sana daw po sa kanilang lugar ay dalhan din sila. Alam nyo po, sa pamagitan, ito po yung interest ko, ano? Ito po yung aking intensyon. Ito po yung intensyon ko na kaya po minsan ay pinopost ko po yung aking pamimigay at nakalagay po dun sa aking caption nawa ay gayain din ng iba sa na may kaya dun sa kanilang mga lugar. Sabi ko, hindi man ako makarating sa inyong lugar, tiyak may gagamitin ng Panginoon na magdadala, maghahatid sa inyo ng anumang pong pwedeng ma-share nila dahil sa inyong lugar na yan. So yun po yung sagot ko sa tanong na kung bakit daw po ako namibigay. Ulitin ko, wala pong interes ang magsasakang reporter na kumandidato sa anumang posisyon ng gobyerno. Ano? Ang bukal po sa puso ang pagtulong, nais ko lang pong i-share yung blessing ng ating Panginoon. Ako po kasi naniniwala kapag ipo ay nag-share sa ating mga less fortunate nating mga kababayan ay ibabalik po siksik liglig at umaapaw ng ating Panginoon ng anuman pong itinulong ninyo sa mga less fortunate na ating mga kababayan. So without note, magandang araw po sa inyo. Stay safe, stay at home. God bless us all.